Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Para sa ibang channels natin, nandiyan na lang po sa description box. Also for personal reading, nandiyan na lang din po. Jean Clemente Palmes. Paki-search na lang po yan sa Facebook. Okay, so let's start your reading. This is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Ito, pwede magkapalit-palit ang roles, okay? Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng ito yung person mo. At kahit sinasabi kong yung person mo, pwedeng ikaw yon. And of course, pwede ka rin hindi makarelate dito dahil hindi naman po talaga natin makuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Kung makarelate ka, kunin mo lang yung mga messages na makakarelate sa'yo. We do have here the Eight of Cups, the Justice card, and the Two of Swords. Okay. So, nakakita tayo dito ng could be a friend or someone ang nakipag-connect or kumonek sa'yo. This could be someone from the past or pwedeng nito lang this person ay nagkaroon ng pag-iwas, pag-alis. Pwedeng ikaw ang umiwas or umalis. Pwede rin namang yung person na ito. But I feel like there's an unfinished or hindi tapos na usapan sa inyong dalawa. But I feel like you learn the truth. Nalaman mo kung ano totoo. And then nakikita natin, you're having some kind of choices, decision right now regarding this person. Yung iba nagdalawang isip pa, no? And maybe you're holding on to something. Hindi ka pa rin naman completely bumibitaw sa kung ano man ang meron dito. Pero alam mo yon, marami ka kasing naiisip eh na kung bakit maybe this is a connection na parang hindi ka pa tuluyang nagdedesisyon kasi hindi mo pa alam kung anong dapat mong gawing desisyon. So sino ba tong person na kakonnect mo when it comes to love for our Water Sign? For Water Sign, please. What do we have here for our Water Sign? Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, we do have here the Page of Swords, the Three of Wands, and one more card, the Three of Pentacles, the Emperor, and yung isang card na lumabas is the Eight of Wands. Okay, this person is actually naka-concentrate sa kanyang development. Maaring itong person na to is naalala or somehow naiisip ka pa rin, but you know, kung yung ano kasi siya, medyo yung kanyang energy is alive or lively, you know. Pwedeng busy, pwedeng laging may ginagawa, and I'm feeling like your person is having fun pagdating din sa bagay na yon, sa ginagawa niya ngayon. So you don't need to worry about this person. The Seven of Cups is here, so I'm seeing options here. So yung person mo with the Emperor, I feel like yung iba matamlay yung communication or walang communication at all, or maybe you're not hearing mula dito sa person na ito, or anything, any news coming from this person, wala tayong nakikita dyan. The Eight of Wands is here. I feel like miss ka nito person na ito, but regarding sa movement, wala siyang movement na nakikita natin dito. Okay. So, ano ang isip or nasa isip na itong person mo for our Water Sign? Kapalaran sa Pag-ibig, ano nasa isip ng person mo? Okay, we do have here the Ten of Wands, the Seven of Cups, and the King of Swords. Etong person na to, actually, hindi niya alam kung ipo-pursue pa niya yung connection or
ika-cut off niya eh. So, nandun rin siya sa struggle na hindi niya rin alam kung siya ba ay may ikipag-connect pa or, you know, mag-isip na lang na may kinalaman sa makakapagpasaya sa kanya. Yung iba, mga family, family na lang or maybe family business or kung ano man na, I don't know, maybe pagpapalago or saya na lang ng environment dun sa family area niya, no? This person with the Eight of Swords is currently stuck sa situation. Maybe you're dealing with someone na may other options other than you. Ayan. So, isa pa ito, no? But I do feel like isa ito sa nagiging dahilan kung bakit walang communication sa inyo na itong person na ito. Pwede rin namang hindi. Pwede rin namang hindi. Kasi yung iba sa inyo kasi pwedeng ikaw yung lumayo. Okay? So, take only what resonates. So, ano ang emotions ng person ito towards you? The Ace of Cups, the Moon, your dream is not lying. Okay, pwedeng sa panaginip mo sinasabi sa'yo ng person ito na mahal ka niya, totoo yun. And, or, kung wala man sa panaginip, your intuition is telling you kung ano talagang emotion sa iyo ng person ito, which is a lot of love, buong-buong pagmamahal yan. It's just that with the Fool, I feel like some of you, pwedeng pagdating sa connection, ay nakakampante pa muna kung ano ang meron, ano? So, hindi pa naman ninyo inaagad-agad itong connection na ito. Especially if there's a new person na involved sa connection, either sa side mo or sa side ng person mo, ang concentration is yung new person. Kaya lang ang problema, nandun pa rin sa pagbabalik, na sa nakaraan kasi nakikita natin hanggang ngayon, inaalala ka pa rin itong taong ito. Because why? This person loves you. So, what will happen in the near future for the both of you? The Ace of Swords is here. The Knight of Pentacles and the Five of Cups. So, wala tayo nakikitang improvement in the near future, the same. Nandun pa rin yung pagkakahiwalay or pagsusolusyon ng mga kanya-kanya ninyong problema in the near future. Nakikita natin nakafocus ka sa iyong mga bagong naghihintay na new beginning sa iyo and the same din naman ang person mo. Actually, your person is tinatry niyo mag-walk away from your past, from this past, yung past ninyong dalawa. So, pwedeng na tinatry niya mag-move on. Pero, you know, hindi siya basta makaalis eh. Kasi, nandito man yung pag-move on niya sa past, pero ganun din kabilis yung pagpapakita ng signs sa kanya. Like, he could be dealing with a soulmate for some of you. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap kalimutan eh. Yung, alam mo yun, nandito na siya sa stage na nalilimutan na niya. Mamaya may magpapaalala na naman sa'yo. Like, maybe music, numbers. Alam mo ngayon, if you're dealing with a twin flame connection, maybe nandito kayo sa stage ng separation because you need to focus on yourself. Your person needs to focus on his or herself. So, may kanya-kanya kayong dapat focusan. Which is, yung separation stage ninyo, ito yung way para mas matuto pa kayo sa connection, mas marami pa kayo malaman. The Five of Cups, yeah, I can see you having a lot of regrets in the past. So, in the near future, ganun pa rin. Nandun pa rin yung pagsisisi, kalungkutan, because this person is not yet coming in your life. Kung meron man, it's a new person. Mga bagong person ang dumadating dito. Both sa'yo at sa person mo. So, yeah, thank you for watching. Sana nakarelate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all, guys, again, and bye-bye.